Ayan, so andito tayo sa San Juan, Batangas. Kasama natin si Doc Gab Maolion. Ayan. So si Doc Gab ay isang vet, kaya no wonder siya ay nag-aalaga ng mga carabao. Doc, hindi ka nagkakaroon ng problem sa pagkain? If ever po, kasi sabi mo 30 kilos ng dry matter. Opo, ngayon po kasi tawag dito tag-ulan. So, abundant ka. Abundant po ako. Pag tag, ano po, pag tag tuyot or summer natin, nag-aano po ako na hanap-hanap na po ako sa area. Nagkuha-kuha na po ako ng, tawag dito, ng truck po, ng mga dayami. Kinukuha ko po or nagpapaalam po ako dun sa mga nagpapalay-palay dito. Minsan po, kukunin mo. Pinapayagan nilang kunin namin. Minsan po, binabayaran na rin namin. So if ever po, at least ngayon nila, nalalaman na din ng mga nagpapalay. Ay, may additional income, may additional, din sila. Hindi ko to susunugin. Yun lang din. Pero po. Doc, di ba nauso na yung harvester? Yes po. Di ba paglabas nung sa harvester, durug-durug na yung, it's still okay? Ngayon po kasi dito sa San Juan, hindi po sila naka-harvester. More on, ano pa rin. Manual. Po, medyo manual-manual pa po. So makikita yun po talaga, like, maano pa siya. Like, mahaba buo-buo pa yun. Buo-buo pa. Po siya. And then, so if ever po, yun nga din po, medyo hindi pa rin po ganun sobrang durog yung mga dayaming nakukuha namin. Anong preparation mo, Doc? Kasi hindi na biro to, ha? Ilan nga yung karabo mo? 11? Hindi na biro-biro to and continuous ka breeding. Yes, paano ka nagpre-prepare to secure yung pakain mo? Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link na sa description box. Palapit na ang Agribusiness How It Works Grand Meet and Greet August 18, 2024 sa Gazebo Royal sa Quezon City. Makakasama natin ang mga special guest speakers. Ronald Mascarinas, former president ng Chooks to Go. Gido Bagsik ng Gid Bagsik Rice Mill. William Tew Lim ng Mega Sardines. Jomar Hizon ng Pampanga's Best. At syempre, ako po, Buddy Gansenya para sa Agribusiness How It Works. Gusto naming magpasalamat sa ating mga major sponsors. Crispy King, sarap, busog at budget. Amo, ako'y magsasakang organiko, itaas ang ani, ibaba ang gastos. Agridome, empowering you with digital agriculture. Tuburan Coffee, handpicked and roasted with love. Rural Bank of Angeles, your rural bank of choice. One Sky Haro, basta aluminum, One Sky. Don Benitos, ang pambansang kasava. Greenland Organic Fertilizer, katuwang sa pag-asenso ng magsasakang Pilipino. Bulacan Dragon Fruit Depot, source of quality dragon fruits and planting materials. And we would also like to thank the following. Romsol by Rumen Nutrition Solution. Pampanga's Best, Mega Prime Foods. Godel by JCG Marketing Group. Sandoval Best Farm Fruits. Raisons by Glenn. Don Ricardo's Lechon, Agrimac Philippines. Allied Botanical Corporation. Tate Aqua Feeds. Don't forget to register. Strictly no walk-in. Agribusiness How It Works Grand Meet and Greet August 18, 2024, Gazebo Royal, Quezon City. If ever po tawag dito, kaya din po itong area namin, hinati namin. Ano po ito eh, nasa 1.2 hectares. Ito. Part yan, Doc, yung mga down na yan. Doon po sa sulok. Pero ang pang-large po nito is pag-ganon. Pag-ganon. Pag-ganon siya. So if ever po, nagtanim po ako ng mga napier ko. Nag-napier ka na? Yes po. Para lang din po, if ever hindi ako makakuha sa labas, meron ako ng meron dito ka sa akin. Usually po, yun po yung, actually yun po yung, yun nga po, gaya nga po na sinabi ko, isa yun sa mga criteria ng PCC. So dapat, meron kang ready ka sa pagkain. Pwede ka sa bahay, saka kaya mong alagaan ng maayos yung mga kalabaw.
So Doc, itong 11 na carabao mo, ilang gaano kalaki yung ideal na land area land na tatamunan mo? Usually po tawag dito per animal po talaga based sa numbers ng libro. Dapat po almost 1 hectare isa per animal. Yes po. Kaya lang po kasi 'yon tawag dito, hindi rin ideal dito sa amin. Kaya din po ako kumukuha sa iba-ibang area. Yan lang din kasi malakas po talaga silang kumain. Yan lang din para ma-meet din talaga yung magandang milking. Natin kasi ako po talaga minsan po pwede niyo pong anuhin sa feeds like i-support. Kaya lang po kasi hindi po maganda yung pupo ng animals natin or hindi maganda yung digestion nila. Pag sobrang feeds. Usually po, talaga binabalance ko po sa dry matter. Kaya din po ako po, ito po makikita nyo din, mix na rin siya. Mix na rin yung napapakain namin. May mga iba-ibang mga damo. Type of damo na rin pong napapakain. Mm-mm. Para lang din po, yung digestion nila medyo ganda-ganda. Recommended ko ba din ba ang pagsasilage? Silage, yes po. Maganda po ang silage. Yes po. Kaya lang po kasi, ang difference po, hindi ko ma-encourage sa small time farmers kasi mahal. Mahal po siya. Kung bibilhin nila. Yes po. But they can silage their own. Yes, they can silage po. Kaya lang po kasi more on ano po siya, parang reservation for summer. For summer yeah. Po. Siya. Kaya lang po kasi ang napansin ko din po based sa ano din namin dito sa practice ko. Nag-try po ako mag-silage. Mas maganda nga lang po talaga siya na dapat siya ituloy-tuloy. Kasi pag nag-stop po kayo mag-silage, magdadrop po yung gatas. Kasi ang laki pong difference ng lasa po nun sa kanila. Actually po, may ano din po yung mga alaga natin. May may taste buds pa rin naman sila. So, masarap na masarap po kasi ang silage. So, if ever pag biglang naubusan ka, so dapat po, yun po yung kailangan din nating mamonitor. So, dapat kung magsa-silage ka, hindi ka mawawalan. Kasi so, parang once nag-decide ka na silage forever, yes, na yun. Yes po, silage forever ka na dapat. Kasi pagka nag-difference po, bigla ka nag-switch, which is dati po ginawa ko, nag-drop po talaga. Nag-drop. Pati po yung katawan ng animals natin. Kasi tawag dito, noong time na po yun, hindi kasi ito po ang facility namin, hindi ko pa kaya maggumawa ng sarili kong silage. Kumukuha ako. Yung kinukuhanan ko, bigla pong nawalan. So if ever po, wala kang choice. Doon ko po nalaman na pagka biglang binalik mo sila sa dayami, ayaw nilang kumain. Kasi po may lasa po talaga siya. Like, may sweet smell ang silage usually. So parang hindi nila gusto. So parang ngayon din po, nag-change talaga, pumayat sila. Doon din po yung time na nahirapan akong pabuntisin lahat sila. Parang ano po yun, 2021. 2021 po, ayun, pandemic kasi. Oo. 2021, hirapan po kami sa pakain. Almost, ano sila, like, 10 kilos sila dito, wala po nabubuntis, walang nagagatas, almost 1 year. 1 year. Yun din po. Ngayon lang din po kami ulit nag-start na, nabalik, kasi po ang problema po natin sa mga animals also, actually po kahit sa baka. Pagka bigla pong hindi po gumanda yung condition ng katawan nila, nagkakaproblema po sila sa mismong uterus nila. So if ever po, minsan nagiging permanent yon. Kunyari, minsan po hindi na talaga sila mabubuntis hindi dahil hindi mo na-reach yung tamang nutrition nila. Ganun din po siya. So if ever po, kunyari, nag-aalaga tayo, tapos biglang medyo napabayaan natin, medyo pumayat siya, possible po yung alaga natin yon, hindi na siya magbubuntis. Kahit try natin ulit patabain ulit, hindi na. Usually po. Kaya, sayang. Opo, kaya po yun po yung number one din mas magandang ma-heads up sa mga gusto mag-farmer. Dapat ready tayo, like, to supply. Yun din po. Sige, Doc. Sige po. Anong next natin? Dito po siguro sa paki. Doc, gaano ka kadalas dito sa farm? Usually po, mga ako po kasi, mga once a month lang po ako dito or twice a month. Si Daddy po yung usually constant. Lagi. Pagka na lang po, pag kami mga nagtatanong po sa alaga nila, doon po, bumibisita po ako. Pero usually po yung visit talaga, medyo ano po, mga twice or thrice a month, usually po, mga ganun. Okay lang kasi andyan si father. Si father po, opo. Siya actually po, ito po ang kanyang hobby. Ito talaga yung ano niya, stress reliever niya. Yes po, ate magpapakaba. Okay. Ayan, yung isang criteria na sinabi mo daw kanina, yung may palalamigin mo muna, yes, before po. May pack. Kaya mo din masagana.
So ito po siya. Napak na din po kasi yung iba kanina. Apo, naipak po na kanina eh. Ito na lang po si Madam. So ito po yung ito yung kay Madam kanina. Apo. Yes po. So napalamig na din natin. So yan, nasa alam na po yan, no? Apo. Yes po. Dapat dito talaga malinis ka. Apo. Kailangan talaga po malinis. Pero minsan si Madam, ano, magbibigay siya 3-4. Ngayon nga lang po, napapahiya. Kaya, konti lang, Lin. Opo. Expected naman po siya. Dok, dahil kinuha na natin yung gatas ni Madam, anong iinumin ng anak ni Madam? If ever po kasi ngayon, nag-ano na po siya, hindi po ako nagagatas ng manual hanggat hindi po 2 months. Yung baby. Yes po. Nakain na po dapat siya bago ko kuhanan. Actually po, hindi rin siya kasama sa ano, sa book. Sa book po, di ba, pagka labas. Gatas. Gatas agad. 1 liter po to. Ayan. 1 liter na yan. Opo. Ari po, kulang eh. Pero si ngayon siya nag-ano na po, konti. Talaga. Okay lang naman natin yan. Expected na natin. Ah. Ayan. At least nakita natin na hindi tayo ma-intimidate doon sa setup ni Doc. Yes po. Mas paano lang din po, mas madali lang. Actually po, mabakikita lang nila, madali lang talaga siya. Mm-hmm. Yan po yan yung pinusulatan pa ngayon, date, para alam nila ba? Date, oo. Saan, dito ko na lang natuto mag-gatas, Madam? Opo nga, ngayon, dito lang po kami nag-ano. First time po namin mag-alaga ng kalabaw. Opo. Inano ko po sila ate, dinala ko po sila sa LB, sa school ko po na. Pinakita ko po sa kanila kung paano. Opo. Kailangan po kami may ano pa dito. May? Sample po para malaman po kung class A, kung class B. Ah, dyan yung ititest. Opo. Opo. Para hindi na po bubuksan doon. Para hindi na bubuksan. Po. Opo. Tingnan niyo po ha. So hindi 'yon excuse na malit ang farm eh hindi mo i-sundin yung mga protocols. Yes po. Saka ano na din po 'yan, yung style na pong ganito. Ito na po yung parang pinaka parang not intimidating nga po. Oo. Na feeling kong kakayanin naming ituro din sa kanila. Mm. Dati po no dito, mga dati, nagturo po ako dito, 12 farmers po. Yan, pinanood din po nila yung flow. Mm-hmm. Yan lang din. Ngayon po, may mga alaga na sila. May alaga na sila. Opo, nadalan na. Actually, may mga nabuntis na ba nun, kuya? May nabuntis na ba dun sa mga dito sa mga dinalhan? Anong date ngayon? Meron na. Ano po, si Madam po ay K1. Doon sa iba? K1. Opo. Hindi yung pinagbinigyan. Kalabaw number 1. Opo. Meron na. Kani nga dito mong taga-pisisig mo sa araw? Araw. May tinuro kang silang tatlo. Ano, pagka buwan-buwan, dalawang bisis na nagpunta dito? Talaga ba? Oo, parang may sumpit na natin ay lima. Diba na? Tapos, hindi naman... PCC sa LB? Apo. Actually po, lahat po ng mga binibigyan nila ng kalabaw, binabantayan nila yearly. Kung andito pa, kung buhay pa sila, or if ever po, kung kamusta yung health, ganun lang din po. Tapos kung nagagatas na sila, mga ganun lang din. Kasi more on ano po talaga, like, ang goal nila is dapat magatas talaga. Kasi yan na po is mga hybrid na po, hindi na po talaga sila yung mga pang-araro. Ano na po sila, hybrid na. Nahalahian na. Saka nagpo-produce na ng mas madaming gatas. Mm-mm-mm. Sige po. Tapos yan po, i-freezer na lang din po natin. Ito po yung freezer ninyo. Yes po. Kaya din po yun po, in-encourage ko din po yun sa mga farmers na if ever hindi nila kaya yung freezer, din dito po sila sa amin. Dadalhin. Ooh, okay. Dito po yung aming gatas. Ganyan. Si K2 naman. Po yan, sa po.
Tapos i-ano na po namin yan, ay ipapaprocess na din. Ngayon mamayang hapon. Ah, mamayang hapon ipapaprocess na. Na after lunch daw ulit may ano daw sila, may pick up daw ulit. Ah, may pick up. So hindi kayo nagpa-pasteurize ganyan. Ah, may fever po, hindi pa po kaya dito sa area. Mm-mm. Kaya po pinapaprocess pa rin po talaga namin. Ayun. Yun po siya. So, if ever, at least po yan, dapat po kasi pagka, ang recommended po ng processing namin, mas maganda po, 2 to 3 days lang yung i-freezer mo. Pagka okay. More than 3 days na po, nag-iba yung class. Opo, isa po yun sa study. Kahit na naka-freezer siya. Yes po. So, may certain time frame days, pa rin time talaga frame siya. Rin. Minsan nga po, pagka, minsan po kasi tawag dito, noong time po ng pandemic, nahirapan po kami magdala every 3 days. Mm-hmm. Kasi hindi po siya feasible sa ano, parang lugi. Lugi ka pa. Mm-hmm. So if ever po, pinayagan kami 1 week. Mm-hmm. Po. Pero yun po, hindi na siya for drinking. Ano na? For cheese na siya, mozzarella. Mga ganun na po siya. Yung mga, ano na po siya, yung mga processed na type of milk product na siya. Usually po pag ganun. Kaya lang din po. Selan? Opo, maselan po talaga, which is, yun nga po, napakinggan ko din po, 10 days po, pagka na-pasteurize, 10 days. Tapos, yung mga cheese natin, minsan tatagal ng mga 2 weeks. Pastillas po pinakamatanggal, kasi syempre, sugar weeks na. Lang yung keso? Yes po. Usually po, yun po yung safest. Safest po natin. Pero, syempre po, dahil kami naman din po yung gagawa din. Minsan na-check namin, after 2 weeks, medyo okay pa. Pero, hindi na siya best. Hindi na siya best. Hindi na po. Kasi, talaga, ano lang po. Hindi na siya ideal. Hindi na po. Delikado na po sa consumer. Baka matroma sila, magtais sila. Po. So, if ever po, talagang okay. Mga ano lang din siya. Minsan, okay pa yung lasa. Pero, minsan, baka magka-problema talaga. Yan lang po. Sige, okay, sige. Labas po tayo. Sige po, dito po tayo. Ayan po, yung mga alaga naming bata. Sila yung mga nandun. Opo. Ito yung mga anak. Yes po, yan na po yung anak. Medyo maputik po kasi kakaulan lang. Opo. Yan lang din. Tapo, ilan yung anak? Ngayon po, 3 po yung bata namin. Dalawa. Dalawa ba kuya? Dalawa. Dalawang aming bata. Ito po yung isa. Yun po, yun po yung ginagawa ko pong practice talaga. Hindi po ako pumapayag ng naghahati lang basta po sa gatas ng kalabaw. Mas priority ko po is yung health nung bata, nung calf natin. So, as much as possible, 2 months po ako nagpapadede talaga. Mm-hmm. Tapos, if ever po, ititigil ko lang talaga yung... Or if ever, makikihati lang ako pag nakikita kong kumakain na siya ng kusa. Kasi, based din po sa experience ko, pagka less than 2 months, mahina po yung calf. So, as much as possible, ang priority pa rin talaga natin, eh, yung calf pa din po. Kaysa yung sa gatas. Mm-hmm. Yan din po. Kasi, ano pa rin po yan, makakatulong pa rin sa farm natin. Pwede pa rin kasi siyang, ano, for pang-araro-araro dito. Fever po. Or fever, pwedeng pamalit sa mami. Kung babae po, like, mag-ano rin siya, magbubuntis. So, yung health niya po, yung priority. Yan din. Kaya po, okay lang po yun, hindi kayo magmadaling gatasan agad. Kasi kung nanganak, minsan excited yung mga farmers, hati agad. Eh, kaya lang po, kawawa nga po talaga yung guya. Yan lang din. So, yun na po, onting ano lang, onting months lang din, para lang din sure kayo na healthy-healthy yung guya. Okay. Di ba, alin, magtatagal naman yung gatas? Opo, actually, yan po si madam, yan po yung pinaka-ano namin. Ilang months po yun, Dok? Pinakamatagal niya po ito, 1 year and 2 months. 1 year? Opo. Na ginagatasan? Oh, sulit. Sulit po si madam niya. Mm-hmm. 14 months, oh yun. Ito po, yan, si ano po, nag-ano siya, nag-14 sino to? Months. Si... Si Lausa to. Nalito na ako sa itsura nila. Oh, yun ang payat ha? Oo nga eh. Ay, parang buntis na nga to. Yan po. Ito po yung parang second na bigay po sa amin. Dok, kahit buntis, naggagatas pa rin? Hindi. Hindi po. Titigil? Titigil po yun usually at some point. Hmm. Tapos dapat po talaga, parang 3 months before na manganak, stop na po. Usually mga ganun.
Pero yun naman po tawag dito. Minsan po, ayun po yung time po kasi ng pandemic na si Madam na lang yung nagagatas namin. Mm. Pero yun po, umabot po siya more than 1 year. Kaya yun po, kahit paano, yung gatas niya, ayun yung nagpapakain po sa mga kasama niya. Mm. Yun lang din. Kasi tawag dito, pagka nabili namin, ay napabenta namin, ayun yung papambili din po namin ng mga pagkain. Yun din. Okay. Kumusta po kayo dito? Marami na yung na-discuss. Marami na yung natutunan sa aso. Sa aso? Aso? Yeah, kasi they're dog lovers. Nabigyan ko na ng ano, technique si Tita lang on how to keep the Tae and Wiwi in one place. Ayan. Tinuwa to rule sa akin niya, Clara. Gawin mo yan, hang? Tita, si Mara, Mara ako, Clara yung aso ko. pero wag ka mag-alala, Tita. Tanggap ko naman yun. Ganun naman po talaga yon. Kaya po namin ginawang ganun pangalan. Pangalan si Mara Clara. Narinig ko nga, napag-usapan yun ng cremation. Mag-aalaga ng family. Ah, ito yung ano nila, Kalabaw. Ah, Kalabaw. Nadaanan na nga Milk natin. Bar and Cafe. Okay. From here, mga 17 kilometers. 17 pa. Opo. Sino nag-isip ng brand? Ako po. Siya po. Para po ako nag-i-edit nito. Ako po ang multimedia arts po dito. lahat sinagumuha dito. Opo. Tapos yung mga photo shoot po ng mga product yan. Yung Quezon Puti, Bastillas, yung mga friends po namin na mga photographer, gano'n. Pero syempre nagbabayad gabi. Support, di ba? May kasing puti pa yan. Meron. Okay, may pandesal ako dito para matilaw po. Yan. Kaya dito ganito yung sinet up namin to make use yung tawag dito yung Kalabaw drinks natin. Mm-hmm. Ayan, welcome. Welcome dito sa Kalabaw Milk Bar Cafe. So yung tanong nga po ni Sir Buddy kanina. Mm-hmm. Ako yung nakaisip ng brand kasi kailangan direct yung target mo sa market mo eh, di ba? Kasi mas maganda din po na alam na rin nila kung ano yung binibenta mo. Mm-hmm. Kasi technically yun yung pinopromote. Mm-hmm. So, nag-aral ka ba ng marketing? Hindi po! Pero parang nasa blood. So ever since po nung bata rin naman ako, medyo business-minded na po tayo. Pero nagawa po namin to after COVID, 2021. Mm-hmm. Basta nag-click na lang po yun, alam ko ready na kami to do this. Kasi ang tagal na rin ang po namin itong pinag-iisipan. Matagal, oo. Nasa pipeline. Yes, opo. Pero wala pa yung lakas ng loob. So, kailangan po kasi ano ka eh, confident ka, ready ka, ganon, yung mindset mo ready. So, nung naisip ko po na mukhang ready na ako, sabi ko gano'n. So, pinush na po namin. Kasi before po, nagtitinda lang kami nung normal, which is bote-bote. Yes, yes. Yun, which is sabi ko nga, nakakapagod. Mahirap yun. Opo, tapos po, magpa-park lang po kami sa simbahan, tapos magbibenta kami doon, nagpapakit-pakit lang po kami doon sa... Buka na po yun, parang 2018 to 2019. 2019, basta po every Sunday, kami po ay pumupunta sa Colegio San Agustin Church. Ano bang tawag doon sa church na yun? Santo Niño. Santo Niño Church, doon po sa may Southwoods exit. Southwoods. So, doon po kami nagbibenta ng... Social naman ang buyers mo doon? Actually, isa pa yun, Sir Buddy. Kasi kailangan yung market mo afford yung gatas ng Kalabaw. Hmm. Kasi ang gatas ng Kalabaw is not mura. Mahal. Mahal siya. Tsaka, maliban doon, may critical ano din siya eh. Kasi yung freshness niya, expiration, mabilis lang din. Mm-hmm. So, dapat yung market mo, tanggap nilang mahal yung gatas mo at the same time, mabilis siyang mapanis. So, dapat yung nakukuha, yung mga bumibili din naman talaga ng gatas, talagang market mo sila. Talagang sila yung mga umiinom ng gatas nung araw. Pero ang natatarget mo lang po kasi sa bote-bote, yung mga lumang tao. Sorry sa... Sorry sa term, pero totoo yun. Okay. Oo. Kasi sila lang po yung nakakakilala. Uh-huh. Na, masarap to. Ito yung hinahalo sa sinaing, mga ganun. Mm. Pero yung mga kabataan, hanggang tingin-tingin lang po sila. Masarap ba yan? Ganun. Mm. So nakaisip po kami on how are we going to innovate na matatouch namin yung mga millennials, matatouch namin yung Gen Z, na pinopromote pa rin namin yung gatas ng Kalabaw. So ito na po yun. Ito na yan. Galing.
Kasi kailangan talaga namin siyang i-promote eh. Kundi ano, wala, magiging stagnant yung pabote-bote lang na benta. So, ano din po, ang difference din po kasi niyan, di ba po, nag-ano rin po kami sa marketing ng gatas. Talaga, sinabayan po kami na magbenta na rin po habang nagpo-produce kami ng gatas, try na rin po na magbenta. And na-realize ko po nung nagsa-start po kami na mag-gatas, tawag dito, ang mura ng bili sa farmers. Kasi nga po, walang nabili walang ng gatas na yung market mismo. So if ever po, from nag-start po kami noong 2018, from ngayon, ang laki po ng tinaas na ng benta ng farmers. So ngayon po, at least pati po, yung mga katabi mo, yes na po, ano lahat. So ibig sabihin po ngayon, kumikita na yung farmers ngayon ng mas malaki. Kasi po, na kahit pa paano, namamarket na ng maayos yung gatas na kalbo. At nauubos na po yung gatas. Kasi dati po, hindi siya nauubos. So, bagsak presyo mo nabibenta. Eh, ang laki po kasi talaga ng difference ng quality ng gatas ng kalabaw. Gatas kalabaw sa gatas ng baka. Mas maganda ang gatas ng kalabaw. May favor po, high para fat talaga siya. High fat siya, pero siya po yung healthy fat. So, dito na ang nutritionist. So, opo. So, 'di ba po meron tayong bad fat, good fat. So, yung nakukuha natin sa kalabaw, good fat siya. Tapos at the same time, ang maganda po kasi sa gatas ng kalabaw na e-enhance niya yung flavor. Eh kami po mga sa mga diabetic kasi good example po kami si Daddy, diabetic, ganun. So, mapapansin niyo po yung mga mamaya pag natikman niyo po siya. Hindi kami maano sa matamis kasi hindi mo na kailangan lagyan ng sugar kasi na-enhance yan yung flavor. For example po, yung strawberry. Pag nilagyan mo siya ng gatas ng kalabaw, hindi mo na kailangan ng maraming syrup kasi na-enhance niya na yung, yun yung magandang quality po ng gatas ng kalabaw. Kaya maganda siyang gamitin sa cafe. So for example po, yung coffee, magandang quality ng beans yung makuha mo. Na-enhance niya yun. Yun nga lang po talaga, mahanap ka rin ng perfect roast, perfect flavor ng bean na babagay dun sa gatas mo. Kasi ang mangyayari po, pag ang nakuha mo po mapait, lalo siyang magiging mapait. Ganun, kasi in-enhance niya. In-enhance niya yung flavor. So pag ang nakuha mo po yung magandang roast ng beans, na-enhance niya, talagang masarap siya. Tapos minsan naman po, ma-overpower naman niya yung kape. Minsan po, di ba po, may mga taong gusto talaga yun, parang dark na dark yung coffee nila. Minsan pagka nagkamali po kami ng match ng coffee, beans, ano, parang gatas na lang po siya ulit. Parang ganun din. Parang po, naging flavor lang po yung coffee. Kaya talaga pong may specific din bean na talagang perfect para dun sa gatas ng kalabaw. So, yun po. Maano din po siya, matrabaho siya, pero dahil gusto naming i-promote yung gatas ng kalabaw, naging madali para sa amin. Kasi yun nga po, dapat po kasi sabi nga nila dun sa mga nababasa ko din books, dapat pag nagne-negosyo ka, dapat gusto mo din yung ginagawa mo. Exactly. Diba? Kasi hindi ka po magtatagal eh. Hindi ka magtatagal kapag hindi mo gusto yung ginagawa mo. Konting challenge lang. Ayaw mo na. Totoo po yun. Tsaka pag wala kang purpose, parang wala rin eh. Parang parehas tayo ng ano ah. Opo. Pero di ba po, nakakatamad. Nakakatamad po pag walang purpose yung ginawa mo. Sige ma'am, what's your purpose? Bali, ang purpose po talaga namin dito is to help the farmers, di ba? To promote local Carabao's milk, to promote yung local farmers natin na kaya nating mag-produce ng magandang quality ng gatas. So, using that, talagang kaya natin itong i-promote sa mga kabataan na pag uminom ka ng gatas ng kalabaw, masarap siya, hindi siya hindi masarap, healthy siya, ganun. So, talaga pong more on promotion din ng mga local farmers natin. Kasi, well, kung wala pa magpo-promote ng mga produkto ng local farmers, sino gagawa nun, di ba? Saka po babagsak po ng babagsak yung presyo. Yung po kasi doon sila nadi-discourage. So, binibigyan kung na-promote po natin ng maayos, mas tataas yung bili natin sa kanila. Which is, ayun din po yung maganda rin pong flow dito sa amin. Kasi sa amin din bumibili. So, nararamdaman po namin ng dati ko na tumataas yung bili sa amin ng gatas. Ibig sabihin, maganda yung market. Opo. Tsaka nagustuhan po ng tao yung brand. You created the market. Opo. Diba? So, from ang maganda, it's not just the yung need, but even yung source
Yes po. Yes, opo. Diba, tinulungan nyo, ang ganda nga eh, diba? Doc, diba? Vet. So ano yung tamang pag-alaga na hindi intimidating para gawin ng farmer. And then may market na, na sila, kayo rin mismo. Opo. Yes po. Para lang din po, alam nila na, ah, kahit mag-produce kaming gatas, bibili nila. So at least alam na po nila. Tapos, mabibili rin namin ng hindi siya bagsak presyo. Mm. May encourage natin sila. Parang ganun lang din po. Kasi finished product na yan. Yes. Maganda talaga pag ganito. Pero nakasawa ko na titigman din ang farmers. Ah, then, so hindi sila makapaniwala, ito na yung gatas niya. Naka-product na siya, naging cheese na siya. Yeah, opo. Okay. Tapos minsan din po may mga pumupunta dito, bumibili po ng raw milk. Mm. So bumibili po sila ng raw milk para po gumawa ng cheese. Yan. So may mga iba po kasi tayong mga small to medium ano ba to mga business micro, mga micro business ako, business din dito po sila bumibili ng gatas para gumawa ng cheese din. So nakakatawa, cheese ang produkto nila. Cheese ang produkto nila, pero di na po namin tinatanong, basta alam lang po namin kumuha sila ng raw milk to make cheese. So talaga pong nakikita nila na maganda yung may nakukuhanan at the same time maganda yung quality nung cheese nila pag ginagamit po gatas ng kalabaw. Reliable source, quality. Yes, yes, opo. Mura ba? Tingin ko opo. Mura naman po siya. Kasi alam naman po nila yung nagiging end product naman nila is high-end. High quality. High quality yes, din. Po. So parang hindi nila, alam nila parang hindi na rin po nila titipirin yung mismong raw materials. Mm-hmm. Yung pero po. Kung mga ganun naman po, medyo mas mababa naman natin. Oo, mas mababa. Pag raw milk po, mas mababa naman parang sa normal. Parang nag-wholesale. Opo. Kasi madami rin po sila kumuha, di ba? Mm. Ganun nakalaki ang demand ninyo ngayon. Ngayon sa, po. Sa, dito sa inyong cafe, gano'ng kalaki ang demand ninyo? Ito pong cafe, technically, yung demand po dito, may mga gusto na po mag-franchise nung cafe. Kasi maganda yung brand, tas yung product din po. Kami lang po yung hindi pa ready sa franchise. Kasi yun nga po, lahat kami nag-work pa. So, pero we are working on it. Pero yun nga po, siguro pag ready na po ulit talaga. So hinihintay lang po namin yung time na maging ready din kami for this to branch out or i-offer din namin siya sa iba. Pero gusto po kasi namin yung magpa-franchise din. Pareho ng values namin. Correct. Pareho ng purpose namin. May purpose yes, din. Yes, opo. Yes. Parang kaya sila magbi-business ng ganito kasi gusto din nilang tumulong sa farmers. Gusto din nilang i-promote yung Carabao's Milk. So para pare-pareho kami ng language. Mm-hmm. Yung po yung hinahanap na talaga namin din sa tawag dito sa kung sakaling may gusto po talaga mag-franchise, willing po talagang to help also Philippine Carabao Center, help to promote farmers kanino. Kaya perfect content din sila sa agri kasi parehas tayo ng ng purpose. Opo. Kasi po, pag pareho ng values, well, madali pong gawin yung negosyo. Yun po. Tsaka kahit pa paano po talaga, yung flow nung, kuyari, usap-usap nyo kung paano nyo i-discuss kung paano nagawa ito. Magkakaintindihan kayo. O, never kung farmer siya. Ah, kunyari, farmer po yung magpa-franchise ito. Eh, di pwede siya magpasok ng mga produce niya din sa resort. Oo, gatas niya din. Umiikot. Opo. Sustainable. Sustainable. Tsaka napansin din po namin yung mga kabataan ngayon. Gusto nila kasi engage na sila sa about sustainability. Kaya po maganda siyang type of business yung ganito. Ayun nga po, tsaka at the same time, actually, ang naiisip ko po dito kung ipa-franchise siya, pwedeng milk bar lang, kiosk lang, ganon. Pwede ding cafe, which is ganito, kung mas malaki kang space. Pero kung kunwari mga stall lang, pwede talagang milk bar lang yung dala mo, ganon. So, dalawa na po pala to. Yes. Ah, okay. Yung isa? Nasa Silang. Ayun po yung sa akin. Silang? Silang, Cavite. Cavite? Apo, doon po kasi talaga. Malakas doon? Malakas din po. Wait. Kiosk lang po ako doon. Hindi po ako ganito. Opo, ano lang po yun? 1.5 by 1.5 meter. Napaka-cute. 1.5 by 1.5. Parang gano'n. O, 2 meter by... So, opo, maliit lang. Parang ano siya. Parang mas maliit pa po sa potato corner. Pero yeah. Puro ref siya. Puro ref po kasi syempre, perishable po yung goods namin. So if ever inaalagaan namin na hindi masira, pwede po nila mabisit ang silang branch niya. Sige po. Sige man natin.
patikimin na tayo. Ah, tikim na tayo. May favorite part. Sige. Yung silang brands na. Ah, okay. Wait lang ha. Ipapa-prepare ko lang po yung pastillas. Ito lang yun, sir. Yes, may rip yan, may freezer. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.